Well, extra vlog, UAAP men's basketball 2022 season finals naman tayo. So, nung first game, nanalo yung UP. Talagang hindi nakapag-adjust yung Ateneo dun sa ginagawa ng UP nung game 1, kaya nanalo or nakauna yung UP. Pero nung napanood ko yung game 2 kahapon, parang nagkaroon sila ng crucial plays. Ang ano doon, nung game 1, si Kwame was marami ng fouls. Maaga pa lang is foul trouble na siya. So, yun ang pinagsamantalahan ng UP, kaya sila lumamang at nanalo. Pagdating dito sa second game, lahat ng tira ng UP, pag nandun si Kwame sa loob, 7 blocks ata, binubura. Isa sa pinakamalaking tulong is yung inside presence ni Ange Kwame, which is a judge MVP. MVP siya. Binuburan yung 7 blocks yun is napakalaking bagay. Yung inside presence niya defensively, napakalaking bagay for Ateneo. And although maganda yung ginawa ng Rookie of the Year na si Carl Tamayo, na siya yung nagbigay ata sa isa sa pinakamahalagang puntos na nailabas niya si Kwame. Ayun nga yung isang hindi naiintindihan nung mga casual fans. Although alam nila yon, pero hindi nila binibigyan ng significance just because masyado silang emotionally attached dun sa galing ng kanilang idol. Chinalen siya ni Kwame yung tira, but still pumasok yung tira ni Carl Tamayo. So anong ginawa ni Coach Tabaldwin, yung coach ng Ateneo, nung nasa kanila yung bola? After timeout plays yon, isa siya sa pinakamagaling si Tabaldwin, isa sa pinakamagaling na coach pagdating sa after the timeout plays. So after the timeout plays, nakapag-execute ata yung Ateneo. And then yung defense ng Ateneo, yung pressure defense sila in the last few minutes ng fourth quarter, medyo kumagat, medyo nagkapangil. Kumbaga gumana yung depensa nila, and it forces Richard Rivero to not be aware of the time. Siguro na paghandaan na ng Ateneo na kapag itong si Richie magte-take over, nakahandaan na yung Ateneo. Kasi kung alam ni Richie yung oras at saka yung oras at saka yung situation, kung alam niya na yung penalty and all of those things, siguro hindi niya gagawin yung ginawa niya. Okay? Kung alam niya yung mga sitwasyon na yon, yung game situation, hindi niya gagawin yung ginawa niya na ang tagal niyang mag-dribble, and then pagsuko niya, nasupal-pal pa siya pagpasok niya sa loob. 15 seconds na lang yung natitira. So, hindi sila nakapag-execute ng play kasi tumagal sa kanya yung bola. Tumagal siya ng kadi-dribble. Yun na yun eh. Yung kumbaga nakukuha kay James Harden, yung napakaraming dribble, tumatagal yung ball. Yung ganun eh, tumatagal yung bola, hindi namamalayan yung oras, kaya nanalo yung Ateneo. Well, sa akin, opinion ko dun, it's about the defense. The defense forces Richard Rivero to commit a mistake. Okay? Pero inako lang ni Coach Goldwin Monteverde yung pagkakamali na yun, kasi technically, trabaho nila sa bench na i-remind yung mga players kung gano'ng karaming oras yung natitira, at saka kung yung penalty, kung penalty na yung kalaban, at saka kung ilan na yung fouls nila. Obligasyon ng bench yun. So parang inako lang. Pero part nun, dahil sa defense ng atin na yun, napilitan si Richie na mag-ano eh,
na mag-commit ng turnover. Kasi kung alam niya yung sitwasyon na yun, hindi niya gagawin yung ginawa niya. Pag hawak niya ng bola, it's either hindi na siya magdi-dribble ng matagal. Siguro pag nakuha niya yung bola, atake agad. Hindi na siya magsasayang ng oras kagaya ng ginawa niya. Kung alam niya yung ano. It's not defending Richie. Hindi sa dinidepensahan ko si Richie. But kung alam niya yung sitwasyon ng game, hindi na siya magdi-dribble ng matagal. Susugod na siya kung gusto niya umatake. So kaya nanalo yung Ateneo because of the defense. And malaking bagay yung 7 blocks ata ni Angelo Kwame sa game 2. Well, bukas yung do or die game. Kung sino yung manalo doon, champion na ng UAAP. Men's basketball. So yun lang po.